channel, meron na naman akong bagong video. At itong video na to ay isa sa mga lagi niyong nire-request sa akin. Lalo na kasi yung mga ibang viewers ko talagang mga bata at mga high school students. So, nagre-request sila lagi sa akin ng pang high school makeup, pang bagets, yung pang teens, ganun. Marami naman akong tutorial na sobrang simple lang, parang yung gandang pulbo at lip tint lang, di ba? Sobrang simple lang, no? Sobrang dali. Meron pa yung yung drunk blush makeup tutorial, sobrang dali lang din nun. Yun yung parang go-to everyday makeup ko. Itong mga gagamitin ko na makeup is mga madadaling hanapin lang to, hindi kayo mahihirapan. Mall, o kaya sa supermarket, grocery, o man. Di ba may mga makeup section doon? For sure, meron sila. So, ayan, yun yung mga gagamitin natin today. So, itong makeup tutorial na ito ay para sa mga viewers ko na mga bata, mga teens, at mga high school students pa. Or yung mga, gusto ng simpleng makeup lang. Pero, ito tatandaan nyo ah, kids. Kung hindi pwedeng mag-makeup sa school, don't break the rules, okay? Kayong pasaway. Siyempre, mag-start kayo na malinis yung mukha nyo, okay? Everyday, pag kunyari, katatapos mo lang maligo, ganon, di ba? So ako, katatapos ko lang din maligo, pero kasi, itong buhok ko, tuyo na. Ayan. Pero katatapos ko maligo, hindi lang halata. Char! Ayan, huwag nyo kalilimutan ang mag-toner, okay? Unang-una yan, linisin nyo yung mukha ninyo. Kasi, hindi kasi maganda pag maglalagay ka ng makeup, tapos, alam mo yun, marami kung ano-ano sa mukha mo. So, linisin mo yung mukha mo, best. Ayan, meron ako dito parang toner. Gamitin nyo yung yung paborito nyong toner. Kung high school ka pa at hindi ka pa naman nagtotoner, okay lang yan. Ma'am Shironan, high school ba ang puberty stage? Ayun. Puberty stage, usually, yan, dyan tumutubo yung mga pimples. My goodness. So, importante na alagaan nyo yung face nyo, okay? Kasi, dyan nagiging oily, dyan nagiging mapimple. Huwag nyo kalilimutan mag-toner, di ba? Gabi-gabi. Para matanggal yung mga dirt na hindi natanggal ng facial cancer mo, di ba? So, pag tapos ka na sa toner, pwede ka na maglagay ng mga cream na nilalagay mo. Pero pag, ayun na nga, hindi ko naman alam kung naglalagay na ba kayo. Although, naalala ko nung high school ako, hindi pa ako nun masyadong naglalagay na kung ano-ano. Ayan. So, mag-start na tayo. So, guys, unang-una, check tint bago nyo ilagay yung powder or foundation nyo mamaya. Kasi, sabi ni Ma'am James, pag daw pagpapawisan ka na at mahuhulas na yung foundation mo, at least, di ba, meron pa rin check tint na matitira. Magmumukha kang parang namumula pa rin. Makeup tip yan galing kay Ma'am James. Pwede ka nang mag-foundation kung nagpa-foundation ka. Pero kung hindi, pwede ka nang dumiretso sa powder. Foundation na lang tayo dahil mga kabataan ngayon, bonggang-bongga na sila mag-makeup. So, ayan, gagamitin ko na lang yung kamay ko panlagay kasi baka hindi naman lahat kayo may beauty blender o kaya may sponge o kaya may mga brush. So, gagamitin ko tong kamay ko. So, ang gamit ko na foundation ngayon is the Maybelline New York Dream Satin Skin. Kahit sa ang department store, meron sila. Kung saan-saan, makikita nyo yan. So, walang problema. Diba, kunyari meron kang extra sa baon mo, ipon-ipon pag may time para may pambili ng foundation. O kaya naman, foundation ng nanay mo, hihingi ka na lang sa kanya. Ay, nakikita nyo ba yan? Yan o, pimple yan o. Nakakainis. Ayan. So, pag maglalagay ka ng foundation, siguraduhin mo na lahat ng area, makakover mo na para hindi ka na mag-concealer. Kasi minsan, hindi mo na rin naman kailangan ng concealer kasi nga, nakapaglagay ka na ng foundation. Ayan. So, pag okay na, maglagay ka na ng powder. At ang gagamitin kong powder today ay ito, Simply Pretty ng Avon. For sure, sobrang daling hanapin ito kasi baka may kapitbahay kayo nagtitinda ng Avon. Tsaka sobrang mura lang nito. Parang 199 lang yata ito. O kaya kung gusto yung gumamit ng baby powder, pwede rin. Yung Johnson's baby powder, pwede rin. Ginamit ko yun sa isang video ko, yung drunk blush. So, ang gagamitin ko para sa kilay today is itong Ebi Advance Silky Brow Liner. Pero kung meron na kayong pang kilay dyan na kung ano man, okay din. Yun na lang gamitin ninyo. Yun ay kung kailangan nyo magkilay. Pero kung hindi nyo naman kailangan magkilay at hindi ka pa masyadong naglalagay ng pang kilay, okay lang din. Okay? Ayan. So, pag magkikilay ka, gandahan mo na lang. Unahin mo yung dulo. Ayan. Kasi pag inayos mo na yung dulo, parang magmumukha na siyang maayos. Kahit yung dulo lang. Tapos ngayon, meron kasi ako dito parang eyebrow kit or eyebrow powder. Pwede rin natin gamitin. Diba? Ayan.
gagamitin natin yung parang dark, tapos ipang-set natin dun sa eyebrow pencil para hindi siya makulas. Ayan. So, pag nalagyan mo na ng powder, i-brush mo ulit gamit yung spoolie mo. Kaya yung brush ng eyebrow pencil mo, gamitin mong pang brush para matanggal yung mga excess. Tawagin nyo yung mga BFF nyo, ganon, yung mga best friend nyo. Ito yung gawin nyo pagkatapos ng klase. Magkilayan kayo. Perfect nyo yung kilay ng isa't isa. Ayan, so pag okay na yung kilay mo, kasi ako, happy na ako dyan, okay na. Tapos ngayon naman, kunin mo lang yung powder, yung Simply Pretty na ginamit ko kanina. And lagyan mo lang yung eyelids. Ayan, lagyan mo ng powder yung mata mo para mas maging bright pa siya. Para mas mukha kang gising, di ba? Ito, yung favorite ko, i-curl nyo yung eyelashes nyo kasi para pag nilagyan mo na siya ng mascara, mas mukha na siyang buhay. Maraming nabibili na eyelash curler dyan. Kaya maghirama na lang kayo, kayo magbabarkada kung sino yung may eyelash curler. Pero mura lang to eh. Meron nga ako nakita, parang 50 pesos lang. Sobrang mura lang. So, pag na-curl mo na yung lashes mo, of course, don't forget to put the mascara. Kasi huwag ka na magtungkil. Pang-college lang yung may tungkil. So, ang ginagamit ko ng mascara ngayon is the Magnum Big Shot Volume Express Waterproof Mascara ng Maybelline. Kasi, ito din. Maybelline kasi, yun eh, kahit saan pwede mo siyang bili. Nandiyan lang siya pakalat-kalat, di ba? Marami bang mas mura dito. So, kayo na lang bahala. Kung anong gusto nyong gamitin, di ba? Kung ano yung, yung mascara dyan sa makeup kit mo, yun na lang gamitin mo. Pero ito kasi talaga, nakakakapal kasi talaga siya ng lashes. O, di ba? Kitang-kita. Sobrang kapal na ng eyelashes ko. Di ba? Kanina wala. Ngayon, biglang meron na. Pero, lumampas, mamshi, kaya... Lagyan nyo rin sa baba. Kasi itong ginagawa natin ngayon, guys, parang ina-enhance lang natin kung ano yung meron sa mukha natin. Kumbaga, parang yung kilay, inaayos mo lang. Yung lashes mo, pinapahaba mo lang. Yung magmumukhang parang nag-makeup ka, pero parang hindi ka naman nag-makeup. Maganda ka lang talaga. Parang ganun. Diba? Ang cute. Tapos ngayon, meron ako dito parang palette na blush, tapos highlight, tapos meron na rin siyang kasamang contour. Actually, ginamit to ni Mika dun sa makeup serya nun. So, gagamitin ko na rin kasi, diba, pangtipid talaga siya. Gawin natin is, gamitin natin yung contour. Lagyan natin dito, Gamitin ko na lang yung fingers ko. Kasi, diba, baka yung iba sa inyo kasi walang brush. Pwede mo naman gamitin yung daliri mo lang. Pero, dahan-dahan lang kasi, syempre, pag mabigat yung kamay mo, hindi magandang pagkakalagay. So, kailangan magaan lang yung kamay para walang linya-linya. Tapos, take time. Pag mag-contour ka, i-blend mo talaga siya ng maayos. Kasi, ang pangit pag yung may mga nakikitang mga linya-linya, ganun. Para, di ba? Para magmukhang payat yung mukha mo. Kasi, di ba? Minsan, yung problema natin, ano ba yan? Taba-taba ng mukha ko. Mag-contour ka na lang. Ka muna mag-diet. Mag-contour ka muna. Tingnan mo, baka may mangyari. Ayan, dahil meron naman siyang kasamang blush, ito, gagamitin na rin natin yung, yung blush. So, kuha lang tayo ng brush. Ayan, for sure, meron kayong mga ganitong brush, di ba? Tapos, dito mo ilagay, Bessie. Diyan. Para magmukhang parang kinikilig ka lang. Tapos, ang ginagawa ko kasi pag nagbablush ako, yung parang mula dito, ayan, idaan mo rin dyan sa ilong mo. Yung mukha kang naaarawan lang, parang ganun. Parang fresh. Ayan, sobrang pigmented pala nito. Ano ba to? Yung LA Colors 3D Blush and Contour. So, mukha rin siyang para rin siyang gandang pulbo at lip tint lang. Pero ito kasi, may choice kayo na powder. Yung mga hindi marunong gumamit ng lip tint tsaka cheek tint kasi mahirap gamitin ang cheek tint. Kaya yung lip tint kasi mahirap siyang i-blend. So, kung takot kayo sa cheek tint o kaya sa lip tint, gumamit kayo ng powder na blush. Yung usual lang. Yung mabilis i-blend gamit ang brush. Tapos ngayon, guys, ito, kung meron kayong parang mga ganitong eyeshadow, ayan, di ba yung mga maliliit lang na eyeshadow, ayan, for sure meron si ate, may ganito si ate mo, tingnan mo sa niya, mga makeup niya, pero huwag kang magpapahuli kasi papagalitan ka niya pag nahuli ka niya, na pinapakialaman mo yung mga gamit niya, lagyan mo yung ibabaw ng ilong mo,
para magmukhang matangos. Kasi syempre, kayo hindi pa naman kayo marunong mag-contour, di ba, ng ilong. So ngayon, ang gagawin natin is lalagyan natin ng shimmer yung ibabaw ng ilong mo. Magli-lipstick na tayo, guys. Kayo ba? Mahilig ba kayo sa lip tint? Diba? Alam ko, maraming mahilig sa lip tint dito. Meron din naman yung mga walang lip tint. Meron silang parang mga ordinaryong lipstick lang. O, diba? Marami naman tayong choice kung anong gusto nating mga lipstick. Pero, pwedeng lip tint, pwedeng lipstick, liquid lipstick, kung meron ka ng liquid lipstick. Pero kasi, ang kulay na may re-recommend ko para sa inyo, mga bata, ay yung ano lang, yung parang wala. Yung parang nagpipink lang yung lips mo. Huwag masyadong sobrang red. Huwag rin masyado yung sobrang dark. Maglagay muna tayo ng konting lip tint, guys. So, yan ang itsura pag lip tint lang yung ginamit mo. Tapos ngayon naman, paglalagyan natin ng lipstick. Kasi ito, ginagamit ko tong True Color Perfectly Matte Peach Flatters ng Avon. Kayo mga pa-dip-dip lang kayo, ganyan-ganyan lang. Magiging ganyan siya. Di ba ang cute? Tapos ako, gustong-gusto ko kasi yung medyo lumalampas ng konti para magmukhang natural. Ang ganda ng shade na to. Para sa mga morena na gaya ko, I think bagay sa inyo tong Peach Flatters ng Avon. Sobrang pigmented din kasi niya. Tapos pag medyo nasobrahan mo yung lipstick mo, which is parang yun yung nagawa ko ngayon, kumuha ka lang ng tissue. Tapos i-press mo ganyan. Para mas maging natural siya, tignan! Ayan, so ayusin mo na yung hair mo. Tapos, magpabango ka na. O, di ba? Para mabango ka, so ano ba to? Diwata. M&L by Mika Javier. Thank you, Mika, sa pag-send ng pabango para sa mga momshies. Sobrang bango ng pabango niya. Ayan. Para hindi ka lang maganda, mabango ka rin. O, di ba? So ngayon, ready ka na para umaura sa school! Ayan, maglagay na rin kayo ng parang kitty cat headband. Pwede rin tong makeup na to. Pag kunyari, di ba, alam ko kayo mga high school, mahilig kayo mag-photoshoot eh. Hindi lang naman to pang school. Pag pumunta kayo sa mall, mamamasyal, manonood ng movie with friends. I think bagay na bagay itong makeup na to para sa inyong lahat. Di ba, sobrang cute lang, sobrang fresh, sobrang nakakabata. Parang in-enhance mo lang kung ano yung meron ka. O, di ba, hindi halata na meron kang makeup na nilagay. Meron konti, pero alam mo yung, meron ba o wala? Di ba, bagay na bagay sa inyo to. So, anyway, ayun, i-remind ko lang ulit kayo na kung bawal mag-makeup sa school, huwag kayong mag-makeup. Hintayin nyo pag college na kayo, okay? Pero kung pwede naman, pag hindi naman masyadong strict si teacher, ayan, mag-makeup ka na lang, di ba? Para maganda ka, para confident ka, para masaya ka lagi napupunta sa school. Ba? Kasi nakaka-brighten talaga siya ng day, tsaka nakaka-boost siya ng confidence. So, ayun na nga, angels. I-like niyo naman tong video na to kung nagustuhan ninyo. And don't forget, anong masasabi niyo sa look na ito. And share this look to your friends. Kasi for sure, marami din kayong friends na naghahanap ng ganito ka-easy na look. So, anyway, thank you so much for watching. And see you on my next video. Bye! Mwah!